Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. October 31, ayan. At sa mga bukas ay Halloween na, ano? Marami ang mga taong nagdiriwang sa patay, no? Ang patay ay hindi na bumabangon pa, ano? Hindi gising ang patay. Sa mga namatayan, pwede kayong pumunta sa sementeryo araw-araw. Madalaw yung puntod. Pero yung sasabihin mo makikilahok ka sa mundo na nakikijoin ka na nagse-celebrate ka ng araw ng patay na ito'y buhay sila ay hindi yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano? Marami mga tao ngayon naliligaw ng landas, ano, dinadalanginan ang patay at natatakot sila na baka kapag hindi sila pumunta ng sementeryo ay dalawin sila ng mga yumaong nilang kamag-anak. So hindi totoo yun, mga kapatid. Ano? Yun ay maling doktrina. At ang tama ay ang patay ay nananatiling patay hanggang sa panahon ngayon at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yung iba naman naghihintay sa kaparusahan kasi hindi sila naging tapat sa ating Panginoong Diyos. So ngayon ang ating pag-aaralan, isang panalangin para sa bayan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming mahal, Diyos na siyang lumalang ng langit at ng lupa, kami po ay dumadalangin sa umaga na ito. Patuloy po namin kayong sinasamba at pinapapurihan at amin pong dalangin ang bawat isa sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. At aming dalangin, O Diyos, ang amin pong pag-aaral dito sa Aklat ni Daniel, chapter 9, verse 19. Ninyo po nawang igawad sa amin ang karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po, sa tatanggap tayo ng kapangyarihan, at sabi po sa banal na kasulatan na ating pong pinakakitex, O Panginoon, makinig ka. Ba, matindi ah. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili, O aking Diyos. Huwag mong ipagpaliban sapagkat ang iyong lungsod at ang iyong sambahayan ay tinatawag sa iyong pangalan. So itong si Daniel, nalalangin sa ating Panginoon, itong Daniel chapter 9 ay pagkatapos ng mga pangitain mula pa kay Haring Nebuchadnezzar at Haring Belshazzar, no? Yun po panaginip ni Daniel na katulad sa panaginip ng Haring Nebuchadnezzar. Buriyon mo, kabataan pa si Daniel, ipinakita na kay Nebuchadnezzar yung panaginip. At nung tumanda na si Daniel, tsaka binigay ng Panginoon yung isang pangitain, nakatulad, kahawig sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, pero kakaiba na yung panaginip niya may kinalaman sa relihiyon na mag-apostasi at babaguhin ang kautusan ng Panginoong Diyos sa hinaharap. At dito mga kapatid, sa Daniel chapter 9, papalapit na ang panahon na ang Babylonia ay masasakop ng Medo-Persia ayon sa propesiya. At idinadalangin ni Propeta Daniel na alalahanin ang bayan ng Panginoong Diyos. Sila'y mapalaya at mapabalik doon sa Jerusalem. At yan ay nakalagay rin naman sa prophecy, mga kapatid ko, no? So kaya nga pala ang ating topic ngayon, isang panalangin para sa bayan ng Diyos. So si Daniel, ipinalangin niya sa Panginoon na ang bayan ng Diyos ay makabalik sa Jerusalem. Sabi dito, Ama sa langit, sinasabi mo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Pero syempre, ayun pa rin yan sa kalooban ng Panginoong Diyos, di ba? Ama sa langit. Sabi dito, Ama sa langit, kailangan namin ang iyong banal na espiritu. So yun yung pinakapunto dyan, mga kapatid. Hindi kung ano-ano, kasi mamaya, pag kumatok na, pagbubuksan. Hingi ako ng sports car. Hingi ako ng ganito, ng ganyan. Bigla bang bibigay ng Panginoon? Ang context po, mga kapatid, ay yung pong paghingi at panalangin na tayo ay bibigyan ng banal na espiritu. Ibig sabihin, gagabayan tayo ng banal na espiritu. Yun yung context ng Mateo 7:7. Hindi yan parang genie ang Panginoong Diyos. Hindi ganun yan. Hindi namin nais na gumawa sa aming mga sarili. Kapag lamang kami ay gagawa ng may pagkakaisa sa Diyos. So ano daw ang dapat gawin? Merong pagkakaisa sa Panginoong Diyos. Hindi gawa sa ating po mga sarili, kundi gawa sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa ating sariling pagpapasya, hindi sa sarili nating karunungan, kundi sa karunungan ng ating pong
tagapagligtas. Nais naming mapunta sa isang kalagayan kung saan ang banal na Espiritu ng Diyos ay mapapasa amin kasama ang nagpapasigla at nagpapabanal na kapangyarihan nito. Naway ipahayag mo ang iyong sarili sa amin sa umagang ito mismo. Naway alisin mo ang bawat ambon at bawat ulap ng kadiliman. So dito po mga kapatid ko, no, isa sa magandang panalangin na magkaroon tayo ng peace of mind sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil sa bawat araw, di ba, na-stress tayo. Sa bawat araw, marami tayong problema. At sa bawat panahon, paulit-ulit na lang yung nagiging pangyayari sa ating pong buhay. Kaya magandang idalangin, Panginoon, magkaroon ng kaaliwasan, magkaroon ng kapayapaan ang aming pong mga pag-iisip at kami lumakad ayon sa inyong kalooban. At sabi pa dito, kami lumalapit sa iyo, aming mahabaging manunubos, mahabaging at iniling namin sa iyo, alang-alang kay Kristo para sa kapakanan ng iyong sariling anak, aking ama, na ihayag mo ang iyong kapangyarihan dito sa iyong bayan. Nais namin ng karunungan, nais namin ng katwiran, nais namin ng katotohanan, nais namin na ang banal na Espiritu ay sumaamin. Yan ang number one na dapat nating idalangin. Kung tayo ay mangangaral, kailangan natin na manalangin ng ganito mga kapatid kasi kailangan natin maging spiritual kung gusto natin na mangaral. Bakit? Dahil hindi natin maakay ang mga tao kung hindi tayo spiritual. No? Kung hindi tayo nahanda sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo makakapagpamahagi ng salita ng Panginoong Diyos sa maraming mga tao. Sabi dito, iyong inilalahad sa harap namin ang isang dakilang gawain na kailangan isulong sa ngalan ng mga nasa katotohanan. At alang-alang sa mga mangmang sa ating pananampalataya, o Panginoon, dahil ipinagkaloob mo sa bawat tao ang kanyang gawain, nagsusumamo kami sa iyo na ang banal na Espiritu ay naway ikintal sa isip ng tao ang tungkol sa pasanin ng gawain mananatili sa bawat isang kaluluwa. Ayon sa iyong banal na pagtatalaga. So dito po mga kapatid ko, no, ang Diyos ang nagtatalaga, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagsagot ng ating mga dalangin, ng banal na Espiritu lubusang gumabay sa atin at lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil sabi sa Mateo, 'di ba? Mateo 12. Ano ang sinasabi doon mga kapatid ko? Yung po kasalanan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. No? Yung pong kasalanan sa Ama at kay Jesus, mapapatawad pa. Pero yung kasalanan sa third person of the Godhead, hindi mapapatawad, mga kapatid. So, ibig sabihin, iba ang banal na Espiritu kay Jesus at sa Ama. Nang ibig sabihin dito, mga kapatid, kailangan natin ng pananampalataya para tayo ay gabayan ng ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ng isang pusong malinis. Kailangan natin ng isang pag-iisip na payapa na ang ating adikain, ang ating purpose para hingin ang paggabay ng banal na Espiritu ay para mangaral, para maging espiritual, at para mahawa ang iba sa ating pong kabanalan. So yun po yung pinaka-purpose ng panalangin. Ang panalangin, hindi yan yung gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Hindi yan katulad ng nanay po natin. Hindi yan katulad ng Shopee, ng Lazada, na isang click mo lang, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, o order ka na, mamaya o sa susunod na araw, nandyan na. Hindi po ganyan yan, mga kapatid. Ha? Ang ating pong Panginoong Diyos, ang panalangin ay patungkol sa paggabay ng banal na Espiritu. No? Baka nagkakamali tayo sa panalangin minsan, mga kapatid ko. Nais naming, sabi dyan, nais naming mapatunayan, nais naming pakabanalin ng lubusan, nais naming maging angkop para sa gawain. Ayan ha, yan na number one mga ipinapanalangin. At dito mismo, sa pagpupulong ng komprehensya, nais naming makita ang kapahayagan ng banal na Espiritu ng Diyos. Number one na magandang panalangin ito kapag tayo ay magkakaroon ng pagpupulong at pagkakaroon ng eleksyon sa ating churches, magkakaroon ng mga eleksyon ngayong November. So kinakailangan natin ng panalangin sa Panginoong Diyos. Nais namin ng liwanag. Panginoon, ikaw ang liwanag. Nais namin ng katotohanan. Panginoon, ikaw ang katotohanan. Nais namin ng ang daan. Tamang daang, ikaw ang daan. So kung gusto natin ng katotohanan, siya ang katotohanan. Di ba sinabi ni Jesus Christ sa John 14?
verse 6, di ba? Na si Jesus ang katotohanan, siya ang daan. No, siya ang tamang daan, hindi dating daan, hindi maling daan, hindi bagong daan, kundi si Jesus Christ ang tamang daan na sinasabi sa Biblia. So the General Conference Bulletin, April 2, 1903. Panginoon, ako'y nagsusumamo sa iyo na kaming lahat ay maging sapat na matalino upang maunawaan na ang bawat isa ay dapat buksan ang puso kay Hesukristo upang sa pamamagitan ng banal na espiritu siya ay makapapasok upang hubugin at ay anyuin tayong muli ayon sa banal na larawan. O aking ama, tunawin at supilin ang aming mga puso. So dito po mga kapatid ko, no? The General Conference 1903 na binabanggit diyan na ito'y may kinalaman sa pagmi-meeting ng konferensya sa panahon na ito na si Mrs. White ay nanalangin sa ating Panginoong Diyos at ito nga yung kanyang panalangin. So kaya isang panalangin para sa bahay ng Diyos. Kaya tayo ay membro, kung ang church ay nagkakaroon ng meeting, kung ang board meeting, kung ang church ay may board meeting, ang mga kabataan ay may meeting, ang district ay may meeting, ang conference ay may meeting, kinakailangan lahat tayo mananalangin. Lahat tayo ay mananalangin. Mananalangin tayo na ang bawat puso't isipan ng mga taong kalahok sa meeting na iyon ay mapuspos ng banal na espiritu nang sa ganon ang desisyon ng board, ng church, ng conference, ng district ay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Napakahalaga nito mga kapatid. Bakit? Dahil kung ano yung mapagmimitingan doon, yun yung magiging activities, yun yung magiging gawi ng church. Kinakailangan na yung mga nagmi-meeting doon ay puspos ng banal na espiritu nang sa ganun ang magawang activities ay patungkol sa ating Panginoong Diyos at hindi sa pang sariling kagustuhan lamang, kundi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya katulad ni Mrs. White at katulad ni Daniel, sila'y nanalangin para sa bayan ng Panginoong Diyos. Sila'y nanalangin para sa church. Sila'y nanalangin para sa ibang mga sakaramihan na mananampalataya. O kaya sabi dito ni Daniel, makinig po kayo at magpatawad. Alang-alang sa iyong sarili, sabi dito, huwag mong pagpaliban sapagkat ang lunsod ng iyong sambahayan ay tinatawag sa iyong pangalan. So dito mga kapatid ko, kung si Daniel at si Mrs. White nanalangin, si Daniel nanalangin para sa bayan ng Israel na sila'y sakop ng Babylonia, si Mrs. White nanalangin para sa conference, tayo kamusta? Manalangin po nawa tayo para sa ating church na tayo ay sumulong at gumawa sa bukiran ng ating Panginoong Diyos. No, marami tayong reklamo sa church minsan, di ba? Marami tayong napupuna, marami tayong nakikita na hindi magandang bagay. Ano ang ginagawa natin? Ang kailangan natin gawin ay ipanalangin ang ating mga leaders, ipanalangin ang bawat isa, ipanalangin ang mga activities na ito'y kalooban ng Panginoong Diyos at hindi ayon sa sariling pagkilos. Mga kapatid ko, no? Yan ang number one na dapat nating gawin. Bakit? Ang panalangin ay napakalaga. Isang panalangin para sa bayan ng Panginoong Diyos. Sari nawa ang bawat isa sa atin ano, ay makilos ang banal na espiritu yung gumabay sa atin upang tayo ay manalangin, ipanalangin ang bawat isa, lalo na ang ating pong mga paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit kailangan ng panalangin? Bakit kailangan tayo makilahok sa panalangin? Kasi hindi natin kaya kung tayo lang. Dahil ang tanging nating pag-asa ay ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya po sa umaga nito, aking pong isinasamo sa inyo, isama natin sa panalangin, ang pangangaral sa likab ngayong December, pangangaral sa homestead sa pamuhunan ni Pastora J.D. Hintay, at pangangaral po dyan sa Quezon. Ayan, ayon sa kalooban ng Panginoon, isama natin sa panalangin. At ngayon din po mga kapatid, no? Isama natin sa panalangin ng bawat isa sa atin. At hindi po aking mother na may maintenance siya, ano, isama natin sa panalangin na matapos na yung maintenance niya, siya'y gumaling na at lumakas yung aking mahal na nanay, no. Salamat po sa inyong panalangin mga kapatid, no. At ngayon ay papakinggan po natin ang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos at ang lahat ng ating mga prayer requests, lahat po ay pagsasama-samahin at ipapanalangin ni Brother Melvin Villasano. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy Tuesday po sa ating lahat.
salita. Napag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Pangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na patuloy niyo kami binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan at higit sa lahat, panibagong pagkakataon na makarinig kami ng paalala sa amin na kami ay tuluyang manalangin palagi para sa lahat, para sa aming kapwa, hindi lamang para sa aming sarili. Hilingin namin ang paggabay ng Holy Spirit at hindi ang aming inihiling ay kung ano-ano ang aming mga gusto sa aming buhay. Salamat po sa mga aral na ang inyong
pagtulong at pagmamahal ay patuloy niyo ginagawad sa amin at ibinibigay aming mga pangailangan ayon lamang sa inyong kalooban. Kung kami ay patuloy na magtitiwala po sa inyo at susunod sa inyong mga kagustuhan, maraming salamat po Ama at ramdam namin ng inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang mga pangaral na gaganapin diyan sa Likab sa December at kayo din sa San Miguel, Quezon at sa Homestead. Ang mga pangaral na ito ay isang napakalagang gawain para sa lugar na ito na kung saan magkakaroon ng kaalaman ng mga tao. Nawa yung nagpiprepare ng program na ito ay patuloy niyong gabayan, maging matagumpay maayos ang programa na ito at higit sa lahat, maraming makarinig ng pabalita patungkol po sa inyong pagmamahal, kabutihan at pangako ng kaligtasan. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ng mother po ni Pastor na may maintenance pa rin. Patuloy na wasyang palakasin ang kanyang pangatawan sa bawat araw at ang kanyang iniinom na maintenance ay makatulong para sa malunasan ang kanyang mga sakit at higit sa lahat. Ito ay may panumbalik ang kanyang lakas. Patuloy siyang makagawa ng normal sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Amin din sinasama sa panalangin ang mga anak ni Ate Sally Sanchez na sina Jordan at Joshua Jacob. Naway sila ay palagi ingatan sa kanilang pang-araw-araw na buhay doon sa kanilang lugar na pinagtatrabuhan. Sila nawa ay patuloy na patatagin ang kanilang pananampalataya. Patuloy nawa silang patuloy na silang kumunik po sa inyo sa pamagitan ng pananalangin. Kumunik po sa inyo sa pamagitan ng pag-aaral ninyo mga salita. Patuloy po magtiwala po sa inyo na kayo ang magpuprovide ng kanilang mga pangailangan. Ikit sa lahat ang paggabay ng Holy Spirit. At amin din sinasama sa panalangin ang nagdiriwang ng kaarawan ngayon na si Sister Isa Irilia. Kasama na rin si Sister Cyril Estigoy. Nagpapasalamat kami sa buong mga taon na nagdaan na sila inyo iningatan, binigyan ng kanilang mga pangailangan, nauna ng malasog na pangatawan, mabait at magagandang mga pamilya at higit sa lahat, kalusugan at gabay na patnubay na nagmumula po sa inyo. Aming pinapasalamat ang araw na ito na sila ay patuloy na kasama ng kanilang mga mahal sa buhay na sila ay nag-iibigan kayo po ang nasa pamamagitan. At patuloy namin dinadalangin na sa mga susunod na araw, linggo, buwan, mga taon, patuloy niyo silang gabayan ng Holy Spirit na sila ay patuloy pong makakonek po sa inyo. Maipamahagi nila ang pabalita sa kanilang nasasakupan. Magliwanag po sila sa kanilang mga paligid na kayo ang ilaw at kayo ang nagbibigay ng pag-asa at ng buhay sa bawat isa. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatira na may sakit sa mga oras na ito. Patuloy na nagpapalakas, patuloy na nagpapagaling yung iba. Iba naman ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo na sila ay kahit nasa malubhang kanilang kalagayan, naniniwala sila na sa inyo ang tunay na kagalingan, hindi lamang sa physical na kalusugan, ngayon din sa pang-spiritual. Ama namin sinasama sa panalangin si Brother Francis na asawa na Sister Peachy sa Canada, na may masustain ang oras ng kanyang work kahit na magsarado na yung kanilang store na pinagtatrabahuhan, sapagkat dito sila ay kumukuha ng kanilang mga pangailangan mga araw-araw sa lahat ng kanilang mga needs, hindi lamang sa daily expenses, ganyan din sa kanilang mga paggamot, sa kanilang mga karamdaman. Nawa ay ipagkaloob pa rin sa kanyang oras ng kanyang trabaho at kung hindi man ay bigyan po siya ng alternative na kung saan makatutulong po sa kanilang mga pangailangan. Amin din sinasama sa panalangin si Sister Erica Natividad na siya po ay nagdadalang tao. Nawa siya ay ingatan, bantayan, samahan sa kanyang pagbubunti sa buong panahon at siya ay magsilang ng maayos at malusog na sanggol. Ganyan din namin sinasama sa panalangin si Lorenzo Reyes Pinsan ni Sister AJ Reyes na may sakit, si Imelda Garcia, at ganyan din Sister April, Sister Bisel Seraspe, at si Sister Amy Kilantang, si Sister Janet de la Cruz, si Ate Esther Lopez, Marilita at si Diane. Kasama na rin ang kalakasan ng patuloy namin hinihiling kay Kuya Papi, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pento, Kuya Mike Pablo, Amelie ni Sister Rose Cruz Encarnado, si Ating Sevilla, Irilia Bourbon, Renato Santos,
si Brother Romnick Francisco, Olivia, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, Precious Cabaso, Princess Jerquina, si Aris, si Sister Nena, kasama na rin si Tia Aning, si Tia Aurora, Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Tukoy at Arlinda Tukoy. Mga kapatiran na ito ay patuloy naming sinasama sa panalangin at sila ay patuloy na umaasa at nagtitiwala po sa inyo. Sila ay patuloy na inyo pong pinagagaling, pinalalakas. Hindi lamang iyon ay binibigyan nyo sa kanilang comfort na kanilang hinahangad at kinakailangan sa mga panahon na ito. At naniniwala sila at kami na kami inyong pagagalingin, hindi lamang pang physical na kalusugan kundi pang spiritual din naman. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming mga panalangin at patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, we pray. Amen and amen.